ha, saka kakabalik-balik mo. Mamaya masira pa tong makeup ko. Ulitin ko na naman. Mariosa, sige, hindi na ako kikibo. Basta tapusin mo na lang yung makeup mo. Mas magdadalawang oras na tayo dito eh. Hindi pa rin tayo tapos. Mamaya sabihin ng mga tao dyan, flash na natin yung sarili natin dito sa kubete. Ito naman, akala mo hindi ka babae. Bakit? Nung nag-date kayo ni Kalea, ang tagal-tagal ko rin naman nag-ayos ha. Alam mo, Christy, mabuti pa, huwag mo na lang ipaalala yung nakaraan na yan. Dahil pagkatapos kong ayusin tong mukha ko, pagkatapos kong busisiin to, sinabihan pa niya akong sasali sa Regal Shocker. Eh, kaya naman pala hindi na ulit yung date mo eh. Diyos ko. Pero ako iba. Tuwing makikita ko si Anton, gusto ko, iba-iba ang itsura ko. Para, paganda ng paganda, di ba? O, kaya nga, tagalan mo pa yung pag-aayos mo dyan eh. Nang paglabas mo dito, eh kahit si Anton, hindi ka na mamukaan sa itsura mo. Sandali nga, sinagot mo na ba siya? Ano sa palagay mo? Eh, magkakaganyan ka ba kung hindi? Ano? Ano? Ano, sinagot mo na ba siya o hindi pa? Ito naman, patatagalin ko ba naman yung ligawan namin eh. Twice a week na nga lang kami nagkikita eh. Susulat na nga lang kami ng bubuhay eh. Kailan pa? Let's see. Susulat ko sa kanya last Tuesday. Yan. Tuesday? Eh di, excited na excited yung kolokoy na yun dahil for the first time, eh magkikita kayo na magsota na. No? Yep. Saan naman kayo magkikita? Eh, saan pa? Doon sa park. Alam mo namang mga madre dito. Nag-freak out pag nakakita ng mga lalaki. Doon, favor naman. Ano? Pauna ka naman. Sige na, isang oras na lang ako. Sabihin mo parating na ako. Pero huwag mong sasabihin mag-makeup ko, ha? Oo na. Dalian mo na lang dyan. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Jose Sison, na nagbibigay ng isa na namang maganda at makabuluhang hapon sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa mga taong marubdob kung tamaan ang palaso ni Cupido, madalas nating marinig ang pananalitang Love Conquers All. Ang pag-ibig kapag pumasok sa puso ni numan, ahamakin ang lahat, makamit lamang. Dahil dito, hindi na tuloy nakakakita ng katwiran at pawang kinakalimutan ang anumang kahinaan ng minamahal. Wala ngang masama kung tayo'y umibig sapagkat ang tao'y nabubuhay upang umibig. Ngunit, tulad nga ng ating palaging sinasabi dito sa ating programa, ang tibok ng puso'y kailangang samahan ng tamang pag-iisip upang hindi magsisi sa bandang huli. Sa ating kasong matutunghayan ngayong hapon na pinamagatang ayaw mulit ng minsan, dalawang nag-iibigan na pawang may sapat na edad at kaisipan na, sina Christy at Anton, ang nagpatangay pa rin sa kapusukan ng damdamin sa mga bagay-bagay na kung saan nakasalalay ang kanilang kinabukasan. Kaya't, dahil sa pabago-bago ng pag-iisip, ay sa hukuman din na uwi ang sinimulang wari mo'y wagas na pagmamahalan. Panoorin po natin kung bakit. Christine! Oh, ay nako, salamat dumating na ang mahal na reyna. Na kanina pang hinihintay. Hi. Hi. Sorry ah. Nainip ka na ba? Hindi naman. Eh, maaga talaga akong dumating eh. Eh, as if naman ngayon mo lang pinaghintay si Anton. Eh, kanina ka pa ba? Ako ah, mga 1:30. Alam mo, buti na lang nandito si Donna. At least inaliw-aliw naman ako. Salamat nga pala dahil ginawa mo akong clown. Anyway, total, nagkita na si Romeo at si Juliet. Aalis na muna si Dama Humanitang Sukang Paumbog. Thank you, ha, Donna. Sige, bye, Donna. Bye. Uy, anong bye? Ha, anong bye sinasabi nyo? Next time, hindi nyo na ako sasabihan ng bye dahil ililibre nyo na ako. Dahil maniningil na ako sa inyong dalawa. Ha? Thank you ulit, ha? Bye. Sige. Sige, ha?
Bakit ka nga pala late? Eh, bakit ka muna maaga? Ikaw muna! Eh, syempre, lalaki ako. Kailangan ako ang mauna. Dahil siguro lang excited ako makita ka. Ikaw? Eh, syempre, babae ko. Dapat konting pakipot, diba? Eh, kailan ka ba dumating? Kagabi pa. Eh, kung po pwede nga lang dumiretso sa inyo, di ginawa ko na. Natanggap mo ba yung sulat ko? Sulat? Oo. Anong sulat? Yung sulat na hinulog ko nung Monday, dapat Tuesday natanggap mo na yun ah. Eh, ano ba nakasulat dun? You mean to say, hindi mo natanggap? Eh, ano nga yung nakasulat dun? Nasinagot na kita! Na sinagot ko na yung tanong mo na... Na kung mahal mo rin ako? Oo. Tapos, ano sagot mo? Oo nga. Teka muna. Ikaw ah, nakuha mo na, no? Linoloko mo ako eh. Wala, tinitignan ko lang kung talagang ikaw sumulat nun. Eh bakit? Meron pa bang susulat sa'yo? Ha? Ha? Hindi, malay mo. Baka pinasulat mo lang gidon eh. Ikaw ah? Ano, Christy? I love you. I love you too. Para bumilis ang oras ng araw, para magkita tayo palagi. Namiss ko yan, ako ba namiss mo? Tinatanong pa ba yon? Buti nga, nag-iisa ako dito sa kwarto ko. Kung hindi, akalain ng mga tao na babaliw na ako. Dahil lagi kong pinakausap ang litrato mo. Alam na ba ng mama mo? Hindi pa. Sa sobrang strict ng mama ko, baka kalbuin ako nun. Pag na lamang may boyfriend na ako. Kaya nga ganun na lang ang pagtatago ko sa mga sulat mo eh. Mahirap nang mabuking. Galit ka ba? Kahit kailan hindi ko magagawang magalit sa taong pinakamamahal ko. Pero gusto ko rin siyempre mapakita sa mama mo na totoo ang intention ko at hindi laro ng relasyon natin. Huwag kang magkalala. Pag nakilala ako ng mama mo, magugustuhan ako ng para sa'yo. Charming yata ako. O sige, hanggang dito na lang muna. Lagi kang mag-iingat at lagi mong iisipin na mahal kita. I love you. Nagulat lang ho ako talaga. Uy, Christy ha. Mag-o-overseas call ang daddy mo. Baka gamitin mo na naman yung telepono, hindi makatawag yun dito. Ma, kailan naman ho ako nagtelebabad? Nako, tigilan mo ako ha. Kilala kita. Kapag ikaw humawak ng telepono, umuusok na bago mo bitawan. Teka, baka ikaw naman eh, may boyfriend na. Naku ho, wala ho. Eh, puro nga pag-aaral na lang ang inaatupag ko eh. Dapat lang, pakinggan mo ako ha. Kapag nalaman ko na puro pagbo-boyfriend niya iniintindi mo, padadala kita sa States, dun sa daddy mo. Tignan ko lang kung umubra yung kalokohan mo. Sige na ho, magme-merienda ho lang. Sige. Ay, siya nga pala, Christy. Sa Friday, huwag ka na muna pumasok ha, mag-absent ka na muna. Pupunta tayo sa Uncle Fred mo kasi may pinadala raw ang daddy mo. Sa Friday ho? Oo. Eh hindi ho ako pwede sa Friday eh. Eh bakit? Kasi ho, may test po kami. Test? Eh hindi ba katatapos niyo lang ng midterms ninyo? May quiz pa lang ho kami. Quiz lang naman eh.
Kung gusto mo, kakausapin ko yung professor mo para ma-excuse ka. Ay, hindi na lang mo. Ako na lang mo bahala. Kaya ko na. Sige. Friday, ah. Siguro, milyonaryo na ako na. Dola naman. Sige na, ikaw na munang makipagkita kay Anton sa Friday. Sabihin mo sa kanya na may sakit ako. Eh, ikaw nang bahala kung anong dahilan ng gusto mo. Pero, sige na. Kasi alam mo, baka magtampo yun sa akin eh. Pag nalaman niyang inuna ko pa si Mami sa pamamasyal. Sige na, Dona. Oh, sige na. May choice pa ba ako? Diba? Mo, kung hindi lang gwapo yung pinahihintay mo sa akin, never kitang pagbibigyan. Sa akin. Ikaw yung best friend ko. Thank you. Nagkaroon ka ng kaibigang lalaki sa isang exclusive school na pambabae. Oy, lalaki. Magtapat ka nga sa akin. Ano mo itong anak ko? Ma. Ako po yung boyfriend ni Christy. Pero ma'am, huwag po kayo mag-alala. Malinis naman po intensyon ko sa anak niyo. At saka maganda po ang hangarin ko. Sa labas mo ng bahay na kilala itong anak ko. Doon mo siya pinasyalan at niligawan. Pagkatapos ngayon, sasabihin mong malinis ang intensyon mo. Ma, kasi ako ho may kasalanan. Ako ho ang nagsabi sa kanya na huwag siyang dumalaw dito. Christy, you are a big disappointment! Umakyat ka ngayon din sa kwarto mo! Sige na! Talagang sorry na lang sa'yo. Dahil mula ngayon, ayoko nang makita yung pagmumukha mo dito sa pamamahay ko. At kung ano man yung relasyon mo sa anak ko, tinatapos ko na. Naiintindihan mo ba? Umalis ka na! Get out of this house! One week. Pumunta nga siya ngayon sa school eh, para pausapin ang mga madre. Para tutupan daw ako. At paano na ngayon kami ni Anton? Alam mo, Christy, alam mo, maluluma talaga si Romeo at si Julian sa inyong dalawa. Ang mabuti na lang, nandito ang fairy godmother mo. Teka lang, saan ko ba nalagay yung... Ato. Sulat! Galing kay Anton. Pinapabigay sa'yo. Ano nakalagay? Hindi ko pa binabasa yan, ha? Eh, gusto mo makipagkita sa akin bukas. Pero paano? Teka. Madali lang siguro yan. May problem. Ah, ganito na lang! Ganito. Papapuntayin natin siya sa school. Kunwari, ako yung gusto niyo makausap. Pag nandun na siya sa loob,
nakapasok na siya, doon na natin problemahin kung paano kayong dalawa ang magkakausap. Mm. Diba? Thank you, Donna. Wala yun. Basta, may usapan tayong matino, ha? Kapag hindi umepekto yun, sa akin mapupunta si Anton. Sira ka talaga, no? Hindi, ayoko lang naman magmukhang loko-loko yung kulukoy na yun. Eh, teka muna. Sige na, umalis ka na dito. Eh, baka maabutan ka pa ni Mami. Eh, ano mo, magagalit pa yun. Sige na. Sige. Teka. Thank you, Miss Donna, ha? Talaga. Layo. Sige. Muna na ako? Sige, sige. Bye. Bye. Oh, Angel. See you na lang tomorrow. Ashke, try to be early, okay? Okay. Bye. Bye. Makampante na itong nararamdaman ko. Magpakasal na tayo. Alam mo, pwede naman. Hindi muna tayo magsasama eh. Pwede mo munang tapusin yung pag-aaral mo. Tapos, saka na lang natin yung aaminin sa kanila na nagpakasal na tayo. O ano, kaya pa sa'yo? Kailan? Hindi na yun din. Itatakas kita. Alam mo, inayos ko na lahat. Wala nang problema. Teka, ha? Kasi ililito pa ako eh. At saka wala naman yung dalang damit eh. Huwag ka nang malito. At saka may dalang damit si Donna. At saka meron na rin tatay yung witness sa kasal natin. O, Nor, payag ka ba? Okay. O, sige na nga. Bahala na. Tinuloy ng dalawa ang balak na lihim magpakasal. Lumaktaw ng klase si Christy at hindi na nag-isip pa kung anong magiging kahihinatnan ng kanyang ginawa. Basta't sinunod lamang niya ang bugso ng damdamin ng mga oras na yon. Mahal niya si Anton at ayaw na rin niyang mawala pa ito. Pagkatapos ng seremonyas, bumalik si Christy sa eskwela. Pero
nandoon na ang kanyang ina na naghihintay. Naman ako naging masamang ina. Lahat ng hiniling niya, binibigay ko naman. Isang bagay lang ang pinakiusap ko sa kanya noon na mag-aaral muna siya, pero hindi rin niya ginawa. Corazon, hindi ibig sabihin na kapag sinuway ng anak ang kanyang magulang, eh hindi niya na ito mahal o hindi niya na ito ginagalang. Alam mo, mga kabataan sa ngayon, masyado talagang mapupusok. Hindi na nila iniisip kung anong kahihinat na ng kanilang mga desisyon. Kaya dapat talaga laging open ang communication ng bawat isa. Kung naging mahigpit man ako, eh para din mo sa kanya yun eh. Ano bang gagawin ko, Father? Hindi ako magkaroon ng lakas na loob na sabihin sa ama niya nangyaring ito. Kung akong tatanungin mo eh, dapat siguro, ilagay na natin sa ayos ang lahat. Tutal, nasa wastong edad na naman ang anak mo. 20 anyos na tong si Christy, 22 naman tong si Anton. Kung papayag ka lang, bakit hindi natin sila ipakasal sa simbahan? Father? Ang sa akin lang naman, eh para hindi ito maging immoral sa mata ng Diyos ang ginawa ng anak mo. Tutal, kasal na rin lang naman sila sa Wes. Bakit hindi mo sila ipakasal sa simbahan? Sa gayon, Corazon, maiiwasan mo rin ang mga kung anumang sasabihin ng mga tao dito sa buong San Dionisio. Paborang kong kalokohang ginawa niyong dalawa. Gusto ko lang maiayos ang lahat. Pero ma, hindi naman po kami magsasama ni Anton na bilang mag-asawa eh. Gusto ko rin ho makatapos ng pag-aaral ko. At hindi ko yun magagawa kung magsasama kami ni Anton. Eh bakit kayo nagpakasal agad? Anong pinagmamadali ninyo? Ba't kayo nagpakasal sa Wes? Huwag niyo sabihin sa akin, nagkatuwaan lang kayong dalawa. O na-excite kayo, kaya kayo nagpakasal, ganun ba? Hindi po, ma'am. Natakot lang po ako na mawala sa akin si Christy. Kaya nagsiguro lang kami. Pues, lubos-lubusin mo na ang pagsisiguro mo. Uuwi galing Amerika ang papa ni Christy. Kaya ikaw lalaki, ayusin mo na yung mga magulang mo, ha? Kailangan mapag-usapan ng kasal ninyo sa simbahan. Ginusto ninyo ito, kaya matuto kayong mag-ayos. Thank you.
may sulat nga po pala kayo kanina. Nakalimutan ko pong ibigay. Sige na, ako na. Thank you, Diday. Inabot lang po sa akin ng bata dyan sa labas kanina. Tapos po, umalis na. Oh, okay. Christy, ang matalik mong kaibigan at si Anton ay nagtatagpo nang di mo alam. Masyado kang matampuin eh. Ganyan ka naman eh. Palibhasa, tapos na yung pagiging tulay ko. Kaya, hindi niyo na ako kailangan ni Christy. O sige, Donna, huwag ka na magtampo. Mabuti pa, pumasok ka na dito sa loob at dito nang tamang gusto. Okay, upo ka muna dyan. Ay! Ano mo, Donna? Kung meron man akong dapat pasalamatan, ikaw yun. Sa amin, di ba? Ikaw ang gumawa sa lahat. Talaga? Talaga! Lasing ka ba? O may problema ka? Wala. Nakikiselebrate lang ako sa'yo. Donna, lasing ka na. Kaya tama na. Hindi po. Last na naman natin itong ginagawa natin eh. Dahil pag nagsama na kayo ni Christy, hindi na natin makukuli ito. Eh bakit naman hindi? Eh kung gusto mo, isama pa natin si Christy eh. Ayoko. Gusto ko tayong dalawa lang. Donna. Bakit? Pangit ba ako? Sabi nga nila, mas maganda daw ako kay Christy. Mas maputi nga lang daw siya sa akin. Ikaw nga magsabi. Pangit ba ako? Oo na. Maganda ka. Kaya po, pwede ba, sinabi ko na maganda ka. Pwede ba tumigil na tayo sa pag-iinom? At medyo may tama na rin ako eh. Kaya kayo nagkakilala ni Christy, liligawan mo rin kaya ako? Mapapansin mo rin kaya ako? Ipapagtanggol mo rin kaya ako? O ipaglalaban kahit na ayaw sa atin ng mami ko? Ano mo, Donna? Ano ba nangyayari sa'yo? Wala, nai-excite lang ako sa'yo. Alam
klaseng lalaki ka. Akala ko nung una, hindi ka seryoso. Pero, head over heels ka pala sa kaibigan ko. Kaya, napansin kita. Humanga ako sa'yo. Sabi ko sa sarili ko, sana balang araw may makakilala kong katulad mo. Alam mo, Donna, makakakita ka rin. Hindi na. Nag-iisa ka lang. Wala nang katulad mo. Alam mo, lasing ka lang. Hindi nag-uusap pa. Kagabi tumawag ako sa inyo, sabi ba naman ng mami mo tulog ka na? Galit ka ba sa akin? Ba't hindi mo ako nilibo? May dahilan ba para magalit ako sa'yo? Wala akong alam. Hindi, wala. Christy, may sasabihin ka ba, Donna? Wala. Kung ano man yung iniisip mo o pinaplano sa ngayon, pwede ba? Huwag mong pagsisihan, ha? Mahirap mawala ng kaibigan. Christy! Christy! Pagising mo, sabihin mo nandito asawa niya. Gusto ko siyang makausap. Naku, baka akong magalit. Mas hindi mo magugustuhan kung ako magagalit. Diday? Po? Gising ka pa pala. Sige na, Diday. Ang bahala dito. Pinagtataguan mo ba ako? Ano mo kanina nagdaan ako dito? Bago ako pumunta ng Maynila, wala ka raw. Panay ang sulat ko sa'yo. Ni isa hindi mo man lang sinagot. Ano pa nangyayari sa'yo? Eh kung wala naman ako, nandiyan naman si Donna eh. Di ba yung kapalit ko? Eh bakit mo pinapasa sa akin si Donna? Eh ikaw tong asawa ko, tayo tong kasal. Hindi naman porket kasal na eh, hindi na pwede magloko ang mga mag-asawa. Alam mo, ibahin mo ko. Pinagdududahan mo ba ako? O baka naman nagsiselos ka lang? Malakas ang pakiramdam ko, Anton. May gusto sa'yo yung kaibigan ko. Alam mo, wala akong pakialam kung may gusto siya. Ang tanong, kung papatulan ko ba siya? Hindi ba dapat ikaw ang sumagot niya? Hindi ba? Hindi ka kaya pumatol kay Donna kung sakaling lumapit siya sa'yo? Ni minsan ba hindi mo inisip na pagbigyan yung kaibigan ko? Oo nga, nagsiselos ka nga. Alam mo, mabuti pa madaliin na natin itong kasal natin sa simbahan para mawala na yung pagsiselos mo. Yun ba ang solusyon? Eh, anong ibig mong sabihin? Ang ibig ko sabihin, gusto ko lang magpahinga. Bukas ka nalang bumalik o sa ibang araw. Sakit na ang ulo ko eh. Huwag mong bulaging ng maling akala ang puso mo. Alam mo, Christy, mahal kita. Hindi kita lolokohin. Sana ganun ka rin sa akin. Para sa akin,
Mabuti na yung nangyaring yun. At least, hindi pa natutuloy ang kasal mo, alam mo nang marupok ang lalaking magiging asawa mo. Masakit, May. Mabuti sana kung ibang babae. Pero si Donna, best friend ko. Kahit anong gawin ng pagtanggi sa isip ko, hindi ko mapigil na magduda sa kanila. Paano? Ano ngayon binabalak mong gawin? Ewan ko. Hindi ko alam. Magulo yung isip ko. Ayoko na sanang ituloy yung kasal sa simbahan. Dahil hindi ko matanggap yung panluloko nila sa akin. Pero anong magagawa ko? Asawa ko na siya. At yun lang pinakamahirap sa sitwasyon ko. Christy. Mabuti pa siguro eh. Lumayo ka na muna. Aayusin ko mga papeles mo. Doon ka na muna sa daddy mo sa States. Masakit para sa akin ang magkalayo tayong dalawa, pero yun lang ang naiisip kong solusyon para makalimot ka. Dahil sa mga chismis at bali-balitang nakarating sa kanya tungkol sa nangyari kay Anton at Donna at ang pagkakaroon ng relasyon ng dalawa, nagbago ang isip ni Christy na ituloy pa ang kasalan sa simbahan hanggang sa bumalik muli si Anton sa kanyang pinapasukan. Si Christy naman ay nanatili sa kanyang mga magulang, kaya't hindi na nagsama ang dalawang bagong kasal, pero patuloy pa rin ang kanilang sulatan na naging madalang na hanggang ito'y sadyang naputol. Pagkaraan ng 4 na buwan pa. Samantala, upang makaiwas sa iskandalo at makalimot sa kanyang mga naranasan, nagpasya si Christy na pumunta ng Amerika sa mungkahi na rin ng kanyang ina. Oh, paano anak? Mag-iingat ka dun, ha? Yes, ma'am. Alagaan mo yung sarili mo. Don't worry, ma. I can take care of myself. At saka, sabihin mo sa daddy mo. Pagdating na pagdating mo doon, tatawag agad kayo sa akin dito, ha? Yes, ma'am. Sige, ma'am. Goodbye, ma'am. Wala po. Sa'yo to, ah. Sige, ma'am. Ingat ka. Na siya nagsabi na pupunta pala siyang Amerika. Isa ko naman siya hanapin doon. Pati yung mama niya ayaw na akong kausapin. Ano mo? Sa pagkakaalam ko, wala naman akong kasalanan eh. Pero bakit ganito ginagawa niya sa akin? Pinatawag ako ng mami ni Christy kanina. Pinapadala niya ito galing kay Christy.
divorce papers yan. Dinivorce ka na ni Christy sa Amerika. Kahit daw pirmahan mo yan o hindi, wala na raw design ka sa New South Wales. I'm sorry, Anton. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Papatunayan ko kung gaano kita kamahal. Diniborsyo ni Christy si Anton at hindi na ito umuwi sa Pilipinas mula nang umalis papuntang Amerika. Makalipas ang 4 na taon, muling nag-asawa si Christy ng Amerikano kung saan nagkaroon sila ng anak. Maayos ang pagsasama ni Christy at ng kanyang asawang Amerikano hanggang sa naisipan ni Christy'ng bumalik sa Pilipinas para dalawin ang ina. Nahirapan nga ako nung umpisa eh, dahil walang katulong. Ayun, tuloy. Puro canned foods ang nakain namin. Teka, kamusta naman ang buhay? May asawa mo ron. Talaga bang mabait siyang Clifford na yan? Ay nako, ma. Wala akong kaproblema kay Clifford. Dahil parang ugaling Pinoy na eh. Eh halos hindi na kami nag-awin yan. Ay nako, salamat. Mabuti naman kung ganun. Ma? Eh, wala na ho ba kayong nabalitaan tungkol kay Anton? Wala na. Bakit? Wala. Sumagi lang sa isip ko. Ma'am Christy, may humahanap po sa inyo sa labas. Sino raw? Ewan ko, pero importante daw po yung sasabihin niya sa inyo. Sige, sige. Pakipirba lang po itong subpoena. Sige. Dinimanda po kayo ni Mr. Antonio Samaniego.
May bista po kayo sa Lunes. Inaasahan po namin ang paggawin ninyo. Anong demanda sa inyo ng lalaki mo? Adultery? Mabuti naman pinagbigyan mo ang imbitasyon ko. Maupo ka. Umorder ka na ba? Anong gusto mo? Ang gusto ko, iurong mo ang demanda laban sa akin. Iwanan mo yung asawa mo, Kano. Sumama ka sa akin, iurong ko demanda. Hindi ko magagawa yun. Eh di, hindi ko rin nauurong ang demanda. Magkano ba ang gusto mo? Para maayos na ito. Hindi pera habol ko, Christy. Karapatan ko. Kung meron ka mang dapat pagbayaran, pabayaan mo na ang korte magdesisyon doon. Ano, Christy, mahal na mahal kita. Wala pa rin nagbabago sa akin simula nang makilala kita. Hindi naman natin kailangan paabutin pa sa korte to eh. Kung pagbibigyan mo lang ako, sundin mo lang kung anong gusto ko. Kalilimutan ko lahat. Kalilimutan ko na nataksil ka sa akin. Ikaw ang nauna. Inayos ko lang ang duming ikinalat niyo sa pagkatao ko. Kayo ng best friend ko. Ano, Christy, wala akong kasalanan. Hindi totoo na meron kaming relasyon ng kaibigan mo. Oo, meron siyang gusto sa akin. Pero alam ng Diyos na hindi ko siya pinatulan. Alam mo, sobrang hirap ang naramdaman ko simula nang mawala ka. Sa loob ng ilang taon, aaminin ko sa iyo, nanuyo siya sa akin. Para mapunta lang ako sa kanya. Pero maniwala ka sa akin. Wala akong kasalanan. Hindi ako nagtaksil. Kahit gusto ko pang maniwala, wala na rin akong magagawa. May asawa na ako eh. Eh ano ang desisyon mo? Makikiusap ako sa iyo, Anton. Please. I'm sorry, Christy. Hindi kita mapagbibigyan. At yan ang demanda ni Anton. Humingi siya ng danyos dahil sa ginawang kataksilan ni Christy nang siya'y iwanan at ito'y sumama at nagpakasal kay Clifford. Ayon sa Korte Suprema, tama si Anton. Ang diborsyong kinuha ni Christy sa Amerika at ang pagpapakasal niyang muli kay Clifford ay hindi kinilala dito sa Pilipinas. Kaya't ang kanyang kasal kay Anton ay umiiral pa rin at hindi naputol. Sa makatwid, nang ayawan niya si Anton matapos silang makasal at iniwan niya ito upang pumunta sa Amerika, pinagkait niya kay Anton ang karapatang siya'y kasamahin bilang asawa. Ito ay isang pagkakamali na dapat niyang pagbayaran kay Anton bilang danyos. At ang kanyang pagpapakasal at pagpisan kay Clifford sa Amerika ay maituturing sa ilalim ng batas na isang pakikipag-ugnayan sa isang taong hindi naman niya asawa. Kaya't ito'y isang pakikiapid o adultery na nagbibigay ng karapatan kay Anton na humingi ng legal separation
o paghihiwalay nilang mag-asawa at ng kanilang mga ari-arian. Sana'y nagsilbing aral sa lahat ng nagbabalak mag-asawa ang naging kaso nina Anton at Christy. Tandaan po natin na ang pag-aasaway di biro. Ito po ang pinakamahalagang hakbang na ating tatahakin sa ating buhay. Dahil ito'y isang panghabang buhay na pangakong ating pananagutan sa Diyos at sa tao. Pagdating sa bagay na ito, hindi pwedeng pabago-bago ang isip. Kahit nabanggit ko na minsan, nais ko pong banggitin muli na ang pag-aasaway hindi parang kaning isusubo na kapag napaso ay inyong iluluwa. Matandang kasabihan ito, ngunit nauukol pa rin sapagkat yan lang ang katwirang pwedeng ipaglaban mo. Anong ginagawa mo rito? Nanalo ka na sa korte, ah. Nagbayad ng anak ko. Ma, Cliff, can I just talk to him for a while? Sure, why not? I'm sorry. I'm sorry din. Christy, kung ano man ang nangyari sa atin noon, gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Huwag. Tapos na yun eh. Meron na tayong kanya-kanyang buhay. Aminin na lang natin sa sarili natin na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Gusto ko rin malaman mo na hindi na ako galit sa'yo. Kung ano man ang ginawa mo sa akin, kinalimutan ko na. Pinagbayaran na natin mga kasalanan natin. Bibigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Baka sakaan eh. Meron akong gustong sabihin sa'yo. Sa mahigit na 6 na taon nating paghiwalay, marami akong natuklasin sa sarili ko. Isa na rin ang pagtanggap ko na mali ang pagpapakasal natin ng biglaan. Pero alam ko hindi mo ako pinersa. Kusang loob yun. Kaya kusang loob na rin kitang pinapalaya ngayon. Asikasuhin mo na yung buhay mo. Panahon na para lumigaya pa rin. Sana wala nang masamang loob sa atin. Sige na, aalis na kami. Madilim na kahapon,
di ko na aguntana. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nang bago. Ano ba nang mangyari? Di kita iiwan. Thank you.